Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat magpapi ang mga Pilipino sa mga banta sa sovereign rights ng bansa. Ito ang pahayag ni PBBM sa isinigawang komemorasyon sa 82 araw ng kagitingan sa Pilar, Bataan. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap na nasaktan na ang ilan sa mga kababayan dahil sa mga nararanasang banta na bagamat hindi niya ito tuwirang sinabi, tila pinatutungkulan nito ang tumitinding agresyon ng China sa West Philippine Sea. 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Hataw Balita Ngayon! Ginunita ng ilang mga grupo ang araw ng kagitingan kahapon April 9 sa isang kilos protesta sa Chinese Embassy sa Makati City. Tabilang dito ang Revolusyonaryong Alyansang Makabansa o RAM na karamihan sa mga membro ay mga retiradong pulis at sundalo. Panawagan nila sa China, kilalanin ang 2016 arbitral ruling ng UNCLOS at itigil ang pangharas sa mga mangis ng Pinoy at Rorem Mission. Sa araw na ito at araw ng pagunita natin ng kagitingan ay nire-register natin, no? Yung maraming pagtutol natin sa patuloy na illegal at walang batayan na pag-occupy ng Chinese government, no, sa West Philippine Sea. Ang araw ng kagitingan ay mahalaga upang sariwain natin na kayang may magiting na kasaysayan ang mga Pilipino ng paglaban sa mga mananakop na dayuhan. Samantalang kinundin naman ng mga militanteng grupo ang sunod-sunod na pangharas ng mga Chinese sa mga Pilipinong mangingisda at mga barko ng Pilipinas. Hataw Balita Ngayon! Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na isa puso ang paninindigan para sa kalayaan kasabay ng paggunita sa araw ng kagitingan kahapon April 9. Sa kanyang mensahe, sinabi ng pangalawang pangulo ang hindi matatawarang dedikasyon, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng mga veteranong nakipaglaban sa digmaan para maipagtanggol ang Pilipinas. Binigyan din nito ang halaga na matutukan ng bawat Pilipino ang mga aral ng kasaysayan. Kaya't patuloy nating isapuso at tutukan ang mga aral ng ating kasaysayan. Ipagdiwang natin ang mga Pilipinong veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig at magbigay ng karangalan sa kanilang paninindigan sa ngalan ng kalayaan. Sama-sama nating itaguyod ang Pilipinas tungo sa isang kinabukasang mapayapa, makatarungan at matatag. Hataw Balita Ngayon! Inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na umabot na sa 11 ang bilang ng mga Pilipinong nasugatan sa malakas na lindol sa Taiwan kamakailan. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, 2 pang overseas Filipino workers ang naiulat na sugatan. Nauna na ang nagpadala ng augmentation team ang DMW doon upang asikasuhin ang pangangailangan ng mga OFW na naninirahan sa Hualien County at iba pang karating lugar na malapit sa sentro ng lindol. Hataw Balita Ngayon!
Tiniyak ng Senado na tututukan ito ang pagtalakay at pagpasa sa panukalang buhayin ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Ayon kay Senate President Juan Miguel Migs Zubiri, kailangang mabigyan ng pagkakataon ang panukalang batas. Dagdag nito, hindi na lang aniya sa sentro ang bagong mandatory ROTC sa nakagawiang basic military training. Naka-session break ngayon ng Senado at nakatakdang bumalik sa April 29 at isasalang na sa debate sa plenaryo ang panukala sa susunod na buwan. Hataw Balita ngayon! Napili na ng Commission on Elections sa COMELEC ang transmission service provider na gagamitin ito para sa isasagawang 2025 national and local elections sa bansa. Inaasahan namang ibibigay ng COMELEC joint venture na Ion Resources Incorporated at Ardent Network Incorporated ang kontrata sa Webes April 11. Binalaan naman ng ahensya na huwag i-entertain ng anumang grupo na maaaring lumapit dito para makakuha ng pabor kaugnay ng nalalapit na halalan. Hataw Balita ngayon! Naglabas na ng direktiba ang Department of Education Schools Division of Manila na lilimitahan na ang klase sa lungsod sa morning shift o tuwing umaga na lamang. Sa ilalim ng nasabing memorandum, isasagawa ang face-to-face classes sa lahat ng public schools sa lungsod ng Maynila. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali lamang. Ipatutupad ito mula sa Webes April 11 at tatagal hanggang May 28, 2024. Layon pa rin ang hakbang na ito ng DepEd Manila na may iwas ang mga estudyante mula sa matinding init na nararanasan sa bansa. Hataw Balita ngayon! Ayan, good morning Bert at Marie. Ayan, isa nga dito sa ating headline, ano, itong adjustment ngayon na ginagawa ng DepEd sa mga eskwelahan o mga paaralan dito sa ating bansa kaugnay nitong nararanasang matinding init ng panahon. Ano bang masasabi niyo dyan, Bert at Marie? Yes, sabi ko, Sherwin. Hello, Marie. No? Talaga naman dapat natin isasayusin natin yan ang kalagayan ng ating mga anak, no, dyan sa Pilipinas. Dahil siyempre mahalaga naman na magkaroon ng maayos na kumbaga lugar, ano, ang ating mga anak, sa lalo na at ngayon ay nag-aaral pa yung mga maliliit na bata na yan. So meron naman tayong mga budget na dapat na mapagtuunan ng pansin at may ayos ang lahat na para sa ikatututo ng ating mga anak, ano, di ba, Marie? Oo, no, amigo at Bert, wala namang ibang makapagsasabi ng mainit kung di si Bert dahil nandiyan siya sa Middle East. Pero isa nga yan sa kailangan pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Una, sa tingin ko, no, kailangan maglaan ng budget na pamahalaan para mabigyan ng maayos na air conditioning system ang mga paaralan, ano, lalo na dun sa mga public schools kasi nagbabago na nga ang klima natin. Mayroon na mga climate change na tinatawag, lalo na dyan sa Pilipinas na nakararanas nga tayo ng matinding init to the point na kailangan natin magbalik sa sa online classes para lang maiwasan nga yung sobrang init, ano? At sana din, ano, kung magbibigay na rin sila ng air conditioning system, bigyan na rin ng discount, kumbaga, kung yun man ang termino, no? Doon sa mga makukonsumong electricity naman ng mga public schools natin at kahit yung mga private schools, para naman na mabigyan nila ng maayos din na ventilation yung ating mga estudyante. Amigo at Bert. O, yun nga yung gusto ko itanong kay Manong Bert, dyan sa Middle East, mas matindi ang init dyan. Pero ano ba ang ginagawa? Ano bang meron sa mga public school para maiwasan nila o kumbaga malagpasan nila itong nararanasang matinding init dyan sa Middle East, Bert? Yes, amigo Sherwin, siyempre, yung AC nga, yung ating air conditioning system, ano, talaga dito, parang requirement siya. Hindi po pwedeng walang AC dahil umaabot dito ng 50 to 55 degrees Celsius. Talaga hindi kakayanin ito, mahihirapan ang ating mga anak, mahihirapan ang mga bata. Miski nga dito, kapag talagang sobrang init na, no, ibinabago ang oras ng paghahanap buhay, lalo na yung mga nagtatrabaho na nasa labas, nasa kalye, mga street sweepers. Hindi pinalalabas ng ano yan, sa kasagsagan ng init ng araw, yung alauna hanggang alas 4, walang ano yan, walang trabaho yan kapag umaabot na ng 50 degrees dito.
So ganun din naman ang pwede natin magawa dyan sa Pilipinas na magkaroon ng air conditioning system ang bawat kwarto o bawat schoolroom natin. Oo, kaya sana nga mapaglaanan nga ng pondo dahil malaki naman ang inilalaang pondo ng pamahalaan sa DepEd. Dahil taon-taon to, Manong Bert at Marie, no, na yung init na nararanasan natin dito sa Pilipinas, patindi ng patindi, hindi naman pababa ng pababa eh. Kung may kukumpara nyo, lalo na sa panahon nyo, Marie at Bert, mas matanda kayo sa akin. Kasi pagka dati, alam mo, tatandaan ko kahit alas 12 ng tanghali, nakakapaglaro pa kami ng baseball dito sa amin sa Kandubang eh, Bert. Yan nga yung sinasabi nila na climate change, ano? Gaya ng napag-usapan kanina namin ni Marie, dito kasi talagang ang nung panahong 2011 to 2015, ang nararanasan kong ulan dito ay ambon lang, once a year. Pero ngayon, ako ay nasa loob ngayon, ano? Dahil umuulan, madalas ngayon ang pag-ulan dito sa UAE. Nabuking tuloy tayo, Bert. Mas matanda tayo. Pero correct yan, ano? Kasi na rin tayo dyan sa Middle East at syempre tumirad din tayo dyan sa Pilipinas at ngayon nandito tayo sa Estados Unidos, marami talagang mga pagbabago at hindi na rin tayo bata, ano? So nakita na rin natin yung mga pagbabagong yan. Sana yung ating mga gobyerno ay sumabay din sa pagbabago ng panahon. Amigo. Ayan, sige. At kahapon nga ay pinagdiwang natin ang Araw ng Kagitingan, Araw ng Kalayaan. At kagaya ng sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay hindi tayo pasusupil, ano? Lalo na dyan sa ating teritoryo sa bahagi ng West Philippine Sea. Lumabas sa pinakabagong survey ng Okta Research Group na nasa 29% ng mga Pilipino ngayon ang nagsabing wala silang pinapanigan pagdating sa politika. Batay sa nasabing ulat, malaking bilang ang nagsabing hindi sila maka-Marcos o Duterte o kaya naman ay taga-suporta ng oposisyon. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, ang ganitong mga survey ay nagsisilbing gabay lang sa mga botanteng Pilipino ngunit mahalaga pa rin anya na suriing mabuti ang mga taong nakikita sa ganitong mga survey. Yung 29%, I don't see them naman na sasabihin nilang ayaw nila sa Marcos at ayaw nila sa Duterte. It's more like wala silang pinapanigan. Parang they're thinking independently, which is good. Kumbaga, ito yung side na baka pwede lang sila pumanig kahit kanino, depending sa point of view, they can agree or not. Or maybe wala lang, totally wala silang pinapanigan. Ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itinayong low-rise housing project ng National Housing Authority sa Balanga City, Bataan. Si Melanio Aquino, umahataw! Hataw! Balita! Ngayon! Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificate of Award sa ating mga kababayan sa Balanga City sa probinsya ng Bataan. Umabot sa 216 na pamilya ang tumanggap ng sertipiko sa isinagawang turnover na kinapapalooban ng 26 square meter housing unit na may dalawang kwarto, isang kusina at banyo. Ang nasabing pasilidad ay mayroong paaralan na may apat na palapag at binubuo ng 20 silid-aralan, multipurpose building, covered court, daycare center, barangay learning hub, homeowners association at satellite office ng lokal na pamahalaan. Layo ng nasabing programa na mabigyan ng disente at murang pabahay ang ating mga kababayang kabilang sa informal sector o yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, tabi ng ilog at mga delikadong lugar na malapit sa mga baybayin. Ang mga nasabing benepisyaryo ang inilikas mula sa Talisay River na isa sa pinakadelikadong lugar sa lungsod ng Balanga. Nangako naman ang Pangulo na hindi lamang ito ang gagawin ng National Housing Authority. Ibinida nito na sa mga darating na panahon ay magtatayo ang tanggapan ng pambansang pabahay na 5-story building para sa mga benepisyaryo ng programa. Ang mga low-rise buildings na ito ay tinayo gamit ang mga makabagong teknolohiya. Kaya naman, ang bawat pamilyang maninirahan dito ay makakatiyak sa tibay at katatagahan nito. At pinag-uusapan natin yung low-rise ay yung susunod natin na gagawin. Ito, 3 stories ito.
Ang susunod gagawin, 5 na. So mid-rise na yon ang tawag dyan para makarami tayo. Dinaluhan din ang nasabing aktibidad ni National Housing Authority Secretary Jose Rizalino Acusar, General Manager Joe Bentay, mga kinatawan ng National Housing Authority at pamahalaang lokal ng Bataan. Villano Aquino humahataw sa balita ngayon! Inanunsyo ni United States President Joe Biden ang planong ikansela ang student debt ng nasa 23 milyong Amerikano sa gitna ito ng nalalapit na eleksyon sa bansa sa buwan ng Nobyembre. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita Ngayon! Inanunsyo ni United States President Joe Biden ang planong ikansilang student debt ng nasa 23 milyong Amerikano. Good news ito ah. Sa gitna ito ng nalalapit na eleksyon sa bansa sa buwan ng Nobyembre. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Kabilang sa bagong plano ni United States President Joe Biden ang pagkansela sa utang ng mga estudyanteng papasa sa forgiveness programs sa nasa low financial value programs sa mga nagsimulang magbayad dekada nang nakalipas at sa mga nakararanas ng hirap sa buhay. Aabot sa $20,000 ang maaaring makansilang interes sa mga nanghiram para sa kanilang student loans. Tinatayang nasa 32 milyong tao ang makasasama rito. Nangako si Biden na hindi siya titigil sa kanyang adhikain ng student loan relief. Dagdag pa nito, kung maihahalal muli siya sa Nobyembre, ay plano nitong gawing libre ang community college. Kung matapos ang kasalukuyang plano ng presidente magkatapos ng public comment period, inaasahang magiging epektibo ito sa paparating na fall season. Ayon kay White House spokesperson Karine Jean-Pierre, makasasama sa benepisyo ang 30 milyong Amerikano kung isasama pa ang nakaraang mga ginawa ng administrasyon. Nasa $146 million student debt relief na ang naaprubahan para sa 4 na milyong Amerikano. Itong June 2023, nasa 43.4 milyong recipients ng student loan ay may natitira pang utang na $1.63 trillion ayon sa Federal Student Aid. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon! Ayan, very good news kasi yung pagkansila ng student debt, lalo na dito, ano, amigo at Bert. Kaya ini-stress lang natin yung ating balita na yon. Pero dito tayo ngayon dahil sa ilalim sa pagsusuri ng United Nations Security Council ang aplikasyon ng Palestinian Authority para maging full member ng World Body to the Committee. Mula sa Ottawa, Canada naman ay may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita Ngayon! Hello Charles, kumusta kayo dyan? Kailan ba kukumpirmahin ng UN at na i-review nito ang aplikasyon ng Palestine? Yes, Marie, noong Lunes, April 8, inirefer na United Nations Security Council President ang aplikasyon ng Palestinian Authority na maging ganap na miyembro ng World Body sa komite sa pagtanggap ng bagong miyembro. Sa kasalukuyan, ang Malta ang president ng UN Security Council sa buwan ng Abril. Iminungkahi ni Vanessa Fraser, UN Ambassador ng Malta, na ang komite ay magpulong sa Lunes ng hapon upang isaalang-alang ang aplikasyon at idinagdag na ang deliberasyon ay kailangang maganap ngayong buwan. Noong nakaraang linggo, formal na humiling ng reconsideration ang Palestinian Authority sa United Nations Security Council para sa aplikasyon nito noong 2011 upang maging ganap na miyembro ng World Body.
upang maaprubahan ang aplikasyon ng Palestine, kinakailangan na hindi bababa sa 9 na boto na pabor at walang mga veto ng United States, Russia, China, France, or Britain. Samantala, giniit naman ni Gilad Erdan, UN Ambassador ng Israel, na isang Palestinian state ay magiging banta sa pambansang seguridad ng Israel. Balik sa iyo, Marie. Oo, Charles. Kailan ba inaasahang magkakaroon ng desisyon ng UN Council? Yes, Marie, gaya ng akin nabanggit kanina, inaasahan nga ng UN Security Council na magkaroon na sila ng desisyon sa buwan ng Abril. Balik sa iyo, Marie. Ah, this month na pala, no? Sige, antabayan na natin at sana may update tayo sa iyo, Charles, ano? Salamat, Charles Corpus, mula naman sa Ottawa, Canada, na siyang capital city ng bansa. Hataw, balita, ngayon! Magiging bahagi ang paglalagay ng kill zone sa karagatan sa taunang military training drills ng Taiwan. Ayon sa Defense Ministry ng Taiwan, pagtutunan ng pansin dito ang simulation ng isang Chinese drill na nauwi sa pag-atake. Itong humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw, balita, ngayon! Isasama sa taunang military training drills ng Taiwan ang kill zone sa dagat upang masira ang isang blockade at isimulate ang isang posibleng pag-atake ng China sa gitna ng isang military exercise ayon sa Ministry of Defense sa Taiwan. 4 na taon nang nagsasagawa ng regular military exercises ang China sa paligid ng Taiwan upang ipitin ang isla na tanggapin ang soberanyang ipinaglalaban ng Beijing sa kabila ng ginawang matinding pagtutol. Sisimulan ng Taiwan ang Hong Kong exercises ngayong buwan na tatagal na hanggang Hulyo sa pamamagitan ng prolonged tabletop drills at actual combat exercises na tatagal naman ng 6 na araw dahil sa paglala ng sitwasyon. Ayon kay Tong Chi Xing, head of the ministry's joint battle planning section, may nagsabi sa isang news briefing na ang gagawing drill ay pagsasani kung paano tumugo ng mabilis kung isa sa mga drill ng China ay hindi inaasahang maging isang pag-atake na kung saan ang mga tagaplano ng militar ay nag-alala dahil sa kanilang madalas na pagsugod. Binigyan din ito ang kahalagahan ng pagsasama ng hukbong dagat, hangin, coast guard, anti-ship weapons at drones ng koordinadong tugon sa isang Chinese blockade tiniyak ng isang open sea at air links. Ayon pa kay Tung, plano ng Taiwan na isama ang mga natutunan mula sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine at ang digmaan sa Gaza sa mga pagsasanay nito na nakatuon sa mas maliit na kakayahan ng mga puwersang Ukrainian na kontrahin ang mas malaking militar ng Russia. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw balita ngayon! Nagpahayag ng pagtanggi ang Hamas sa ceasefire proposal ng Israel. Dahil dito, nakabinbin ng muli ang tigil-putukan sa pagitan ng dalawang panig. Binabalak naman ng Israel na umatake sa Rafah City. Ito ang umahataw na balita ni Noel Polyarco. Hataw balita ngayon! Tinanggihan ng Hamas ang panukalang tigil-putukan sa pagitan ng Israel at mga Palestino. Sa nasabing pag-uusap sa Cairo, nagpahayag si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na mayroon ng petsa sa pag-atake sa Rafah, lugar na kung saan dumadako ang mga Palestinong nawawala ng matutuluyan dulot ng mga pag-atake sa kanilang lugar. Sa pangunguna ni CIA Director William Burns at ilang mediator mula sa Qatar at Egypt, sinikap na magkaroon ng katuparan ng mga panukala ng magkabilang kampo. Walang nabanggit na detalye sa mga panukala, subalit nagpahayag ang senior Hamas official na si Ali Baraka na tinanggihan nila ang mga panukala ng Israel. Bukod dito, isa ring official ang nagsabi na walang progreso sa kasalukuyang negosasyon. Samantala, isa sa mga pangunahing layunin ni Netanyahu ay mapalaya ang mga hostage at masakop ng Israel ang Hamas. Sa kasalukuyan, hinihikayat ng ilang bansa at organisasyon na naitigil ang pag-atake ng Israel sa timugang bahagi ng Palestine. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa.
Sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy na epekto ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko at ito magdadala ng generally fair weather. Mainit na panahon pa rin sa malaking bahagi nating bansa at posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog. Samantala, dito sa may bahagi ng Batanes, posibleng medyo maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkid at pagkulog. Dulot naman ng frontal system, yung bangga na mainit at malamig na hangin na malapit sa may bahagi naman ng Japan. Samantala, base sa ating mga pinakahuling datos, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area. Malito yung chance na magkaroon tayo ng bagyo hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Sa ngayon nga, wala pa rin tayong nakataas na gale warning. Aligtas naman pumalawat yung mga sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Dito sa may extreme northern Luzon, katamtaman hanggang sa maalo na maaaring aasahan na lagay ng ating mga karagatan. Sa ibang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ang maaaring pag-alon ng ating karagatan. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na 5:46 ng umaga at lulubog 6:09 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sumama sa ilalim sa isang intensive rescue seminar ang nasa 100 group at non-teaching staff sa La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga. Layo nito na mapaghandaan ang mga posibleng dumating na kalamidad sa bansa, kabilang na ang malalakas na lindol. Si Leslie Udem, humahataw! Hataw! Balita! Ngayon! Naging scholar ng La Verdad Christian College o LVCC Apalit si Mr. Joel Regino at nagtapos ng kanyang pag-aaral sa kursong AB Broadcasting. Matapos na gumraduate sa La Verdad, pinili na rin itong maging guro dito at ngayon ay isa ng program head sa college level. Bukod sa kaalaman sa academics, nais din ni Teacher Joel na matuto ng basic first aid at kung paano makatulong sa kapwa-taong nangangailangan. Kahit holiday, kasi nakita ko po yung halaga nung para matuto nung pag-first aid. Kasi po ngayon, nakikita naman po natin yung mga balita na sunod-sunod po yung lindol sa iba't ibang parts ng mundo. Mayroon po kasing mga times na di natin inaasahan magkakaroon ng mga accidents or incidents. Awa tulong po. Gusto ko rin po maging ready. Si Teacher Tita Matosinos, isang elementary teacher at nasa 25 years nang nagtuturo sa La Verdad. Sa kabila ng kanyang edad, nais pa rin niyang magkaroon ng kaalaman sa rescue para makatulong sa mga estudyante ng paaralan at sa kapwa guro sa panahon ng sakuna at emergency. Talagang nung nalaman ko, nun ko pa talaga gustong umattend ng mga ganito. Kasi siyempre, tama yung sinabi kanina eh, no? Yung pagmamahal, yung pag-ibig mo. Siyempre, nasa loob ka ng bahay. Yung mga aksidente, hindi mo alam kung kailan darating yan. Ngayon, nandito tayo sa school settings, hindi mo rin alam kung ano nangyayari. Every day, no? Meron kang mga bata na nakakasama, nauuntog niya. So, kailangan natin yung mga first aid. Hindi man ako nurse, hindi man ako nasa medical area o aspect, pero gusto kong matutunan yung mga ganito para ma-i-apply ko, hindi lang sa pamilya ko, sa lahat ng tao. Pwede. Kaagad namang nagsagawa ang UNTV News and Rescue ng Rescue Seminar sa Basic First Aid at Basic Life Support sa naturang paaralan. Kaya naman bagamat holiday kahapon, April 9, mas pinili ng mga guro at mga non-teaching personnel ang mag-aral at matuto ng mga dapat gawin kapag may mga kalamidad at emergency, gaya na lamang kapag may lindol. Actually, isa to sa mga gusto ng Kuya Daniel Rason na ang lahat matuto. Unang-una, ang gusto nga ni Kuya mismo sa bahay, merong kahit isa na marunong. Ano pa yun dito po sa school na puro bata ang ano ang populasyon. Na kaya mas maganda po na sila marunong dahil pagdating po ng disaster, hindi na sila isipin pa masyado ng ating community, ng mga LGU dahil marunong na yung student.
Tinuruan sila ng hands-on cardiopulmonary resuscitation o CPR, foreign body airway obstruction management, controlled bleeding and wound management, muscle and bone injuries, at common medical emergencies. Aabot sa halos 100 teaching and non-teaching personnel ang sumailalim sa rescue seminar. Matatandaan na nakapagsagawa na rin ang rescue seminar sa disaster response and rescue team ng eskwelahan upang makatulong naman sa kanilang kapwa estudyante at sa klinik ng paaralan. Aabot sa 2,557 ang bilang ng mga estudyante mula kindergarten hanggang college sa La Verdad Christian College. Itinatag ito ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon na naglalayong makatulong sa mga estudyanteng gustong mag-aral ngunit kapos sa buhay. At sa ngayon, layo naman na makatulong pa rin sa mga kapwa-tao pagdating sa kalamidad at emergency. Layunin ng UNT Videos and Rescue na makatulong sa ating mga kababayan nangangailangan ng tulong sa panahon ng mga kalamidad. Kaya naman patuloy na nagsisikap ang grupo upang mas malakas pa ang pwersa nito. Dahil naniniwala ang grupo sa advokasyang sinabi ni Kuya Daniel Razon na it's not just a duty for us but a lifetime commitment. Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Nadagdagaan ang 185,000 ang Australian labor force sa pagitan ng 2019 at 2021 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Halos 70% sa mga manggagawang ito ay may edad na 55 pataas. Ito ang humahataw na balita ni Danny Dalieva. Hataw balita ngayon! Natuklasan sa isang pag-aaral na naitala ng Australia ang pinakamataas na retirement age noong 2022 at 2023 mula noong 1970s. Ayon kay urban economist Terry Ronsley ng KPMG consultancy firm, ang average retirement age ng kalalakihan sa nakaraang 2 taon ay 66.2 habang 64.8 naman sa kababaihan. Iniuugnay ni Ronsley ang patuloy na pagtatrabaho o pagbalik sa workforce ng nakatatandang Australians sa COVID-19 border restrictions dahil limitado ang pwedeng gawin habang hindi nagbibiyahe sa loob at labas ng bansa. Minabuti ng older Australians na bumalik o patuloy na maghanap buhay. Tumaas ng 185,000 ang labor force ng Australia mula 2019 hanggang 2021 at 70% nito ay nasa 55 and above age bracket. Subalit sa muling pagbubukas ng international migration at dumami rin ang bilang ng below 55-year-old workforce, kaya noong 2023 ay 21.3% na lamang ang higher age workers. Nagiging popular din sa Australia ang semi-retirement kung saan pinipili ng mga manggagawa ang part-time work kapag nagsawa na sa pagiging full-time retiree. Ang iba namang mature age workers na nagtrabaho sa isa lamang industriya sa mahabang panahon ay humahanap ng pagkakataong lumipat sa ibang linya ng trabaho o career change. Kabilang din dito ang paglago ng teknolohiya kung saan nakapagtrabaho ng office work ang older Australians sa halip na sa labor-intensive jobs tulad ng construction. Ang dating retirement age sa Australia ay 55 years old at kasabay nito ay pwede nang ma-access ang superannuation o retirement fund, subalit itinaas ito sa 60 years old. Sa mga patuloy na nagtatrabaho naman, 65 years old pa pwede ma-access ang superannuation at edad 67 years old pa, maaaring tumanggap ng age pension mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Centrelink. Kung magpapatuloy ang pagtaas ng retirement age sa Australia, posibleng umabot ito hanggang 70 years old paglipas ng 50 taon. Danny Dalieva, humahataw sa balita ngayon! Hataw balita ngayon! Napataas ang critical fire threat sa central part ng United States bunsod ng pinagsama-samang hurricane force winds at yung kondisyon sa lugar. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw balita ngayon! Malalakas na hangin sa buong Central United States noong nagdaang weekend ang nagdulot ng critical fire danger kung saan nagsara ang ilang kalsada.
Ayon sa National Weather Service, magiging mas mahirap i-contain ang anumang sunog na posibleng magsimula. Nakipaglaban ng mga bombero ng Oklahoma noong Sabado, April 6, sa ilang wildfire sa 6 na county sa gitna ng hanging kasing lakas ng 60 miles per hour at iniulat ng Oklahoma Forestry Services noong Linggo na tinatayang 5,000 hectares ang nasunog. Naitaas ang high wind warnings mula Colorado East hanggang Central Nebraska at Kansas kung saan nagtala ang wind gusts na 95 miles per hour sa Marshalls at 93 miles per hour sa Buckeye. Sa Colorado, nagpauna ang Xcel Energy Colorado na papatayan nito ng kuryente ang 55,000 customers dahil sa mataas sa panganib ng wildfire dulot ng hangin at nagdagdag pa ito ng halos 100,000 dahil sa malakas na hangin. Inirerekomenda ng Weather Service na ang mga tao ay manatili sa loob ng bahay at nagbabala na ang malakas na hangin ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga ari-arian at mga puno, pagkawala ng kuryente at kahirapan sa paglalakbay. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Inaasahan na magkakaroon ng matinding pag-ulan sa susunod na mga araw sa buong New Zealand batay sa inilabas na babala ng National Institute of Water and Atmospheric. Posibleng umano itong magsimula sa western part ng bansa. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw balita ngayon! Naglabas ng babala ang National Institute of Water and Atmospheric o NIWA sa posibilidad na pagbuhos ng malakas na ulan sa susunod na mga araw sa buong New Zealand na magsisimula sa western part ng bansa. Ayon sa forecast, inaasahang magiging doble kumpara sa normal na buhos ng ulan kada buwan ng Abril. Kaugnay nito, pinangangambahan ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Met Service, magsisimula ang ulan sa South Island. Ngunit simula araw ng Huwebes, April 11, nakikitang gagalaw patungong hilaga ang ulan. Samantala, nagsimula ng magplano at maganda ang West Coast Emergency Management, kaugnay ng babala na inilabas ng Met Service. Ayon sa pangasiwaan, nakatanggap na rin sila ng queries mula sa mga South Island residents kung ano ang posibleng maging damage ng parating na ulan. Sinabi naman ng WCEM, naghahanda na sila ng precautionary approach sakaling kailanganin mag-activate ng Emergency Location Center. Maging ang communication centers sa ilang areas ay isinasaayos na din upang mapanatili may komunikasyon sakaling masira ng ulan ang normal communication systems. Nakikiusap din ang WCEM sa publiko na maging vigilant. Palaging mag-monitor ng latest weather updates, maghanda ng emergency plans, siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at warm clothes. Bilang bahagi ng paghahanda, nakipagpulong na rin ang WCEM sa iba pang ahensya ng pamahalaan na involved sa paghahanda sa darating na malakas na ulan upang makabuo ng mga plano. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Idinelay ng United Airlines ang paglalabas ng dalawang bagong international routes dahil sa safety checks ng Federal Aviation Administration o FAA. Samantala, idinefer naman ng Spirit Airlines ang Airbus plane deliveries ng 5 taon. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw balita ngayon! Inanunsyo na ng United Airlines na madedelay ang pagpapasimula ng dalawang international routes nito dahil sa certifications ng US Federal Aviation Administration o FAA. Ang nasabing flights ay mula Tokyo, Japan patungong Cebu, Philippines at mula Newark, New Jersey patungong Faro, Portugal. Ginagawa ang masingsing checking dahil sa safety concerns pagkatapos ng ilang mga insidente na nangyari kamakailan. Nang nakaraang buwan, inanunsyo rin ng FAA na binabantayan nito ang United Airlines pagkatapos ng ilang mga safety incident. Ayon sa United Airlines, sa mga susunod na linggo, mapapansin ng mga empleyado ang mas mahigpit na pagbabantay ng FAA sa pag-review nito ng mga proseso, fasilidad at manuals ng kumpanya. Sa ibang mga balita naman, nagpostpone ng Spirit Airlines sa pagkakaroon ng bagong models ng mga eroplano mula Airbus.
Mula sa second quarter ng 2025 hanggang katapusan ng 2026, ang naging bagong delivery date ng mga models ay mula 2030 hanggang 2031 na. Makatitipid ng $340 million o 19.2 billion pesos sa susunod na dalawang taon ang Spirit Airlines. Subalit dahil sa nagiging mga issue sa Pratt at Whitney engines, nagpaplanong magtanggal ang kumpanya ng 260 na mga piloto mula Setyembre 1. Sa kabila ng mga developments na ito, kaunti lang ang naging pagtaas ng stocks ng Spirit sa morning trading dahil sa ilang problema sa kumpanya. Kasama na ang nabigong merger sa JetBlue at sa hindi pagkakaroon ng full year profit mula pa ng taong 2019. Noni Ramos, Humahataw sa Balita Ngayon. Oh, ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Bert, pwede bang bumate? Hoy, pwede! Ayan, masaya ito. Narito na ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Romeo Pagkalinawan dito po sa Edmonton, Canada. Binabati ko po aking mga magulang dyan sa Taguig, Nanay Mila, Tatay Carlo, sa aking mga kapatid na si Karen at si Marie, pati aking mga pamangkin. Naway lagi po kayong ingatan, gayun din naman po, lagi po tayo ingatan ng Diyos. Salamat po sa Diyos! Ayan, at sa atin namang shoutout, aba, meron pa, shoutout po kay sis Lori Banados, ayan, ng Kalamba, Laguna. Diyan sa Barangay Pansol, nagpagamit ng kanyang resort sa ating mga kasama dito sa Laguna West District. Ayan, Bert, para may time ka pa. Binabati ko. Yes, binabati ko yung ating regular na tagasubaybay dyan sa Davao del Norte, si Brad Marco Flores. At siyempre, binabati ko rin ng regular na tagasubaybay dyan naman sa Magalang Pampanga, si Apong Mading at si Darang Aida. At sakali, Pogi, Marie, nandito pa rin si Mr. Adelardo at si Ms. Susupina Kanyada. Binabati ko rin yung mga cluster 4 na meet ko kanina ng lokal ng Alcus kay Brother Ruben, Sis Ria, Sis Abby, Brother Joel Jimeno, Sis Angie, Sis Tony, at kayo lahat, mga nakasama ko kanina. Marie? Ayun, sabi ko nga kay Bebs at kay Nina, no, at kay Majo, siguro tayo naman ay nasa Avenue Cutie. Ayan, joke lang. At gusto siyempre natin i-shout out ang mga kasama natin kanina sa LBMR. Congratulations! Gayun din sa North One, ang mga kasama, no, sa ASOF Season 5. Napakagaling na ating mga production kanina. Salamat sa Diyos. At siyempre gusto kong batiin ang aking papa na nandito siya ngayon sa US, sa San Diego. Papa, see you soon dito sa Texas. At siyempre ang aking mami na nasa San Pedro, Laguna. Gayun din ang aking anak. Aking mga anak na nasa San Pedro, Laguna at ngayon din sa Japan. Ayan. At belated happy birthday sa aking anak na si Pauline. Amigo, nagano na siya. 19 years old, ang bilis ang panahon. Aba, happy birthday Pauline, ha? 19 ka na pala, laki mo na. At syempre sa mga ilang suki natin, sila Louie Lipanya, sila Elena Yang, sila Emma Chikuhara. At shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy ng mass indoctrination ng MCGI. Day 30 na po tayo, 7 p.m. Philippine Time, sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang ating Global Prayer for Humanity po ay bukas sa lahat, anuman po ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Unang Timoteo Kapitulo 6, Talatang 6, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan.
atin pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Culubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, April 10, 2024. Mula rito sa Abu Dhabi, UAE, ako si Bert Cerudo. Ako naman si Marie Peñaranda mula dito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.